Bakit natutukso ang mga babae? Why do women cheat? Hello guys! Bakit natutukso ang mga babae? Bakit sila nagtataksil? Why do women cheat? So, straight to point. Tignan na natin kung bakit nga ba. So, number one is revenge. Revenge ang number one. So, kung sila ay galit dahil may ginagawang kalokohan ng kanilang partner, yan, gaganti yan, gaganti. So, revenge. Number two, boredom. Boredom, ibig sabihin, bored na sila sa buhay. Wala silang ginagawa. Ibig sabihin, pag wala kang silang ginagawa, walang trabaho, nasa bahay lang, so matutukso silang maghanap o mag-isip ng hindi maganda. So ayun, kaya sila na pupunta sa mga ganyang gawain. Number three is thrill. Thrill and excitement. Yan ang karamihan madalas na nangyayari. So thrill. So nature siguro ng tao yan na minsan naghahanap ng thrill sa buhay. Kaya pumapasok sa mga ganyang mga relasyon. Nag-cheat na pumapasok sa ganyang relasyon dahil nakakarandam sila ng thrill at excitement. So, number four is sexual addiction. So, ayun, minsan, pag ikaw ay walang ginagawa at yung isip mo ay laging nakatuon sa ganung bagay, puro sex ang nasa isip mo, yun. So, nagiging yung oras mo, yung araw mo, wala kang ginawa kundi mag-isip ng mga ganyang bagay, sex, sexual. So, nagiging addict ka na. Sexual addiction. O kaya minsan may mental problem yan eh. So, maaaring magpatingin sa psychologist o psychiatrist. Ayan. So, number six ba? Opportunity. Ito ang madalas nakikita natin ngayon, yung opportunity. Lalo na ngayon sa social media, tsaka sa digital platform, digital world, yan, di ba? Ang dami-daming nangyayaring relasyon o nabubuong relasyon o nagkakakilala dahil sa mga ganyang social media, social apps, mga ang dami-dami dyan. So, sa mga ganyang pagkakataon, napakadali nang magkaroon ng kakilala o ng nililigawan o ng mga prospects. Diyan, maraming nabubuo na relasyon. Kaya napakadaling mag-cheat sa ganyang mga platform. So, opportunity yon. So, yan. Halos ganyan nang nangyayari ngayon sa panahon ngayon. So, next is need for variety. O, di ba? Variety, ibig sabihin, nagsawa na siya siguro sa kanyang partner. Nakakasawa na yung ginagawa nila. O kaya, kumbaga sa ulam, kahit masarap, kahit adobo yan, masarap. Minsan naghahanap pa rin yan ng iba, ibang putahe. Yun ang ibig sabihin. Need for variety. So, ayun, naghahanap, nag-cheat. So, ganun. Next is sexual desire. Ibig sabihin, maaring mataas yung kanyang libido, mataas yung sexual ano niya, sex drive niya. So, naghahanap na siya ng ibang kapareha. Kaya nag-cheat siya. Number next is low self-esteem. Ito yung mababa ang ano niya, tingin sa sarili o yung pakiramdam niya sa kanyang sarili ay mababa. O kaya gusto niyang patunayan hindi siya ganoon, gagawa siya ng mga gawain na hindi akma. O yun, so nakikipagrelasyon, nag-cheat para ma-boost niya yung kanyang self-esteem. So ganoon guys. Next is emotional starvation. So ito yung pag lagi kang napapabayaan ng partner mo, hindi ka pinapansin, hindi ka kinakausap, deadma ka. So naghahanap ka ng makausap sa labas, sa iba. So dyan nabubuo yung mga ganyang mga cheat na yan, cheating. Pag may nakilala ka sa labas, edi nagkakausap kayo lagi, nagkakaigihan, ayan na. Ayan na, nag-uumpisa na. So next is
sexual deprivation. Ito naman yung pag iniinjan ka na lagi ng partner mo, ng mister mo, laging pagod sa trabaho, pag-uwi, matutulog na lang. So, napapabayaan na yung mga needs mo bilang asawa. Lalo na yung usaping sex. So, pag ganun lagi, tao ka nga. So, ayun, hahanap ka na sa labas. Kaya nag-cheat sila. Ganun. So, next is loneliness. Ito yung lagi nating nakikita na dahilan eh. Lonely. Lonely ako, kaya naghanap ako sa labas. Bakit ka naging nag-cheat? Dahil sa lonely daw, loneliness. So, ayun. Kaya para hindi maging lonely yung partner nyo, paligayahin nyo. Paligayahin nyo. Ayun. Tsaka, next is lack of sexual excitement. Ibig sabihin, wala nang excitement sa pagsasama nyo. Wala na yung sa usaping sex. Wala na yung excitement. Parang nagiging monotonous na yung style nyo. Yung basta parang boring na, di ba? Kaya siguro pag nasa bahay lang, nakahilata, tapos yung partner nyo hindi nag-aayos ng sarili, lumaki na ang tiyan, kaya hindi na na-attract si misis. Yun, so naghanap na sa labas, kaya nag-cheat. So kayong mga boys, ayusin din natin ang mga sarili natin. Magpabango, maligo, maging fit. Huwag mapabayang magpalaki ng tiyan. So, ayun. Tapos ito pa, ang isang study. Pero may debate ito eh. Sabi nila, it's in the genes. Parang ano yan ah. Ibig sabihin, nasa katawan na ng babae yun. Yung pag-cheat. Mahirap yun. May malaking debate yan. Pero nabasa ko to dahil sa studies ng mga expert anya. So, it's in their genes. Palaisipan yan. So, kung tutuusin, di ba, nung unang-unang panahon sa Bible, di ba, si Eva ay natukso. So, siguro, baka gumawa sila ng study. So, yan guys. So, yan ang mga dahilan kung bakit nag-cheat ang isang babae. Para hindi mag-cheat, mahalin natin sila at huwag pabayaan na maligaw ng landas. Di ba? Paligayahin natin sila. At bigyan natin sila ng sapat na atensyon at pagmamahal. So guys, see ya!